Ayan, welcome to Otter Room ng Siyamba. Mayroon dito si Urchin, sarap-sarap niyan. Hala, maganda din pala dito sa side na to guys, so tingnan nyo. Please don't touch, plate spinning. Ang ganda din niya pakinggan, no? Doon yung GU, ah. Malapit na sa big. Dami naman. Hello guys, I'm back again with another video. At guys, ngayon, andito pa rin tayo sa Sapporo, Japan. And ayan, nakikita nyo, snowfall day again today. At ngayon, pupunta po tayo sa Otaru, which is located siya sa Hokkaido. And outside na siya ng Sapporo. Wait, may mga naghuhulog ang mga niebe dito. So ngayon, samahan nyo na muna ako kasi magbe-breakfast ako muna doon sa pinag-breakfast na nating katsu doon o tonkatsu area. Kasi nasarapan ko talaga siya eh. Kaya tara muna doon. Then after, pupunta na tayo ng Sapporo Station. Then from Sapporo Station, let's ride a train going to Otaru Station. Let's go! Yan! Tignan nyo naman yung mga daan dito. O, color brown yung kanilang mga yellow na, ano? Nung unang punta ko dito, hindi pa ganyan yung kulay ng mga niebe. Color brown na siya. Color! Nagkulay brown na. Sarap sa feeling na nag-i-snow! So, lakad-lakad lang tayo dyan. Diretso lang. At share ko lang sa inyo ang pupuntahan natin. Ito ang i-type nyo lang sa Google Maps. Ayan, wait. Ayan ang i-type nyo. Matsunoya, Sapporo, Ekimeidori. Kalamig. But mas malamig kahapon. Take note of that. I want to make it sure lang na ganun nga. Walang masabi. Ang galing, inuhuhulog sa akin na snow. Yung parang nasa emoji talaga. Nakakatuwa, ang cute-cute. So yan, ilalagay ko dito yung picture. Ayan, as you can see, ganun-ganun talaga siya yung emoji sa Apple. Konti lang yung tao dun sa kinakainin natin para makakain na tayo agad at makapunta na tayo sa Sapporo Station. Nakikita ko na, malapit na ang ating kinakainan here. Meron ding mga ibang kainan, no? Ito guys. Pero kasi mas gusto ko kasi nandun kasi na-try ko na din. And ala lang, ay no, ang mura din ah. Pero dun pa rin tayo. Kaya naman ganun yung pinapasabi ko sa inyo o sinasabi ko na gawin nyo. Meron kasing mga iba dito mga parang restaurants na alam naman natin na honest yung mga tao dito, di ba? Kaya lang kasi meron parang may hidden charges na pagkabiglang tataas, whatsoever, na ganyan. And napanood ko din siya sa TikTok actually. So, akala ko ako lang nakapansin. May mga ibang ganun, hindi ko nila lahat. So, doon lang tayo muna sa kinaina natin kasi ang nagkikrave naman ako ngayon sa katsu doon lang talaga. Ang nagsinti nitong ilaw. At mga station ID, no? Ganun kasi yung napifeel kong vibe. Parang feeling ko kasi kahit tapos na yung bus ko. Ganun pa din yung nangandaman ko dito. Okay, ayan na ang ating kinainan. Masakit siya sa tenga, yan yung lamig. Iba yung sakit kaya yung araw. Ayan, order na tayo. Open sesame, touch. Ayan. So, ganito pag order dito. English, 9 in. Iba tayo ngayon. Pumili tayo ng ibang cut. Ayan yung may rice tayo. May miso sauce, fried oyster. Ito muna tayo, di pa natin natatry oyster. Sige, yung may cola muna. Pinasa pa din yung pera. Lalabas dito yung supply. Ayan ito pala. Ayan na yung in-order ko. 990 yan yan. May miso soup pa itong kasama. Wow! Let's go. Nakumain tayo. First time ko mag-order ng oyster actually. Direview ko sa inyo ngayon. Oyster na. Parang alinang lang siya, hindi lang lahat ng oyster. May nasa sa loob na parang timpla na medyo savory, na maalat-alat ng something. Okay, so andito na tayo ngayon sa JR Station. And guys, if ever, kapag susundin nyo din yung itinerary ko tulad na pagpunta sa Otaru, is dito kayo sa JR Station na kasi dalawa yung station ng Sapporo Station. Yung isa parang pang metro o subway nila, then next ang JR Station na area, which is dito tayo kailangan pumasok going there kasi dun tayo sasakay sa Hakodate line going to Otaru. So let's go! Note, malayo yon ang biyahe, alam nyo, 14 stops with 46 minutes ride. Hey, let's enter! Anong Otaru, 12:28, let's go! Ayan, umalis na! Hindi tayo nakahabol! Ay, sakto kasi 12:26 tayo dumating dito sa Sapporo Station. Then, pumasok-pasok pa tayo. Then, nagtapa ng card, pumalik pa sa hagdan. Hindi tayo nabutan. Ayun, naalis lang, oh. So, abangan na natin yung next train. Ang maganda naman dito, laging ano eh, laging merong next train. Tignan natin. 12:49 na yung next. O, di ba medyo matagal? Pero okay lang, at isang upo naman na tayo dito. Grabe, tignan nyo, sa super lamig. O, nag-i-yellow na yung mismong nguso ng tren. Finally, nakasakay na ako. Free
sitting lang ako. If ever kung kayo ay sasakay din dito sa JR Line, kung hindi kayo naka-reserve seat, car 3, 2, and 1 lang ang pwede nyo sabihin kasi yun lang yung free seat, okay? Okay, finally, after 46 minutes, nandito na tayo sa Otter Station. At ngayon, tara, libutin na natin to. Buti na lang meron pang araw. Kasi, di ba, 12 o'clock tayo nakaalis doon mismo sa mismong Sapporo Station. So, usually kasi ang sunset dito sa Japan is around 4:30, ganyan bumaba ni araw. So, tara na, magmadali na tayo para makapag-picture tayo na meron pang liwanag. Yung itsura ng train station dito. Ang ating hahanapin ay vending machine kasi kailangan ng water. Dito na tayo ngayon sa Otter Station. At ngayon, lumabas na tayo. Dito, hanggang dito na lang daw pwedeng gamitin yung mga IC card. So, paglagpas dito, hindi na pwede. Kailangan na bumili ng ticket. Alabas na tayo dyan sa mismong station ng Otaru. So, ngayon, hanapin na natin yung mismong bus station. And, check ko doon sa mismong Google Maps kasi number 9 daw yung sasakyan. Pero wala akong makita number 9 dito. Tignan nyo, oh. Ayan lang yung mga nakikita ko. Diba? Hanggang 6 lang. Ayan pala. So, sasakay tayo sa bus number 9. Doon mo pala makikita. Ayun, oh. Zoom ko. Ayan. Nasa 9 sa gitna ng number 4. Ayan, ito yung sasakyan natin, number 9. Ayan, as you can see. Then, ayun o, doon sa side doon, pagka pupunta kayo ni Seko, pero hindi na kasi ako pupunta doon, magandang place yon for ski. And dito naman, iba namang line yan. Dito lang tayo. Ayan, so nakasakay na tayo. And according sa Google Maps, ayan, 2 stops. 2 stops lang ang kailangan para makapunta tayo doon. Okay, so ngayon, let's go na doon sa Otaru Canal. Bumaba na ako doon sa stop. And actually, lahat ng mga kasama ko, since ropeway nga yung mismong line nung mismong bus ko, doon papunta, doon binatch agad sila. So may mas maganda siguro doon tourist attractions. But dito muna tayo sa Otaru Canal. Tumitayin pa tayo, saka tayo mapunta doon sa ropeway. Ako lang ginamit itong ear cuffs na binili ko dito sa Lazada. I mean, sa Lazada. Ang sarap naman pala niyang gamitin. Ang lambot. Ayun na, para siyang ano. Basta yung malambot na tela. Ganun. Yay! Ayan nga. Actually, yan yun. Yan yung aking ano talaga nasa isip. Bakit ala-ala? Walang nagpupunta. Mayroon dito si Urchin. Sarap-sarap niyan. Ang sarap-sarap. Kaya lang kasi ang mahal-mahal. Kumakain. Walang kumakain dito. Ayun na, malapit na tayo according sa Google Maps. Let's go. Ay, napakalamig! Napakalamig! Ang lamig-lamig! Diyos ko Lord! Matalikod lang ako sa hangin. Kasi kapag kayong hangin ang inyong kalaban, pagka may snow, Diyos ko. Para talaga siyang ano, parang yung hangin sa rep na times multiple times. Lalabanan yung mukha nyo, ganung level, yung kamay. So, yan nga pala yung itsura ng kalsada dito. Just in case na hindi nyo pa nakikita. Ganyan yun, no? Parang chocolate. Yan, ang daming tao dito. Diba? Secret kasi ito eh. Ayun, ayun na pala, madaming tao. Ah, andun silang lahat. So, tama lang ang aking binabaan. Dito muna tayo, magpainit muna tayo saglit ng kamay. Tapos, saka tayo umatakas sa mga pictures. Kasi sila mga nandiyan pa sila lang nagpipicture pa. So guys, nandito na tayo ngayon sa Otaru Canal. And actually, isa ito sa mga famous spot dito sa Otaru tulad ng sinabi ko sa inyo kanina. And ayan, ang swerte-swerte ko sa fact na lahat ng tao is nandun. Like, andun sila sa kabilang side. Then, doon sa Google Maps, kapag kasinerge nyo from Otaru Station to Otaru Canal, dito kayo dadalhin. So, di ba? At least, maganda-ganda din yung aking view dito sa likod ko at walang katao-tao, di ba? Kaya ako nag-enjoy. And yon, gusto ko lang sa inyo ipakita itong area na to where you can take a shot. Kapag kakunyari, solo traveler kayo or group traveler kayo, pwede kayo dito mag-picture. Hinahangin yung mga ano, hinahangin yung mga snow. And ganyan, samahan nyo ako, pumunta tayo doon sa kabilang side naman. Baka kasi may mas maganda ding shot doon. Kasi doon lang ako pagaling. Kasi ang gagawin ko, from there, going doon sa side na kabila. Tara, let's go. Hala, maganda din pala dito sa side na to guys. So, tingnan nyo. Kapag kagumuwi kayo ng umabante kayo ng onte. Ayun, so nakapag-photo na ako. Yung mga pictures ko dito, ayun, ilalagay ko dito sa screen. O diba, napakagandang shot nito guys. And actually, hindi lang itong spot na to perfect for winter. Kapag ka, for example, pumunta kayo dito ng summer or hindi nag-winter, is ito naman yung itsura ng kanyang place. Diba? Mas maganda nga din actually. Kasi mas ma-colorful. But at the same time, perfect din tong spot na to kapag ka nga winter kasi puro naman puti. Iba yung vibe niya. Iba yung vibe pagka-summer, iba yung vibe kapag ka-winter. Kaya make sure, pagpupunta kayo dito sa Sapporo, mag-day trip kayo dito sa Otaru, okay? Okay, so ngayon, ay, wait. Dudulas ako. So ngayon, naghanap na tayo ng ibang ano. Maghanap tayo ng ibang tourist attractions dito sa Otaru kasi medyo matagal na ina-consume nating oras dito sa Otaru Canal mismo alone lang kasi super dami kong pictures na ginawa. Nanigurado kasi ako kasi syempre kahirap-hirap kayo bumalik dito sa ganitong klaseng klima, no? Do? Lamig! So ayan, papunta na tayo dun sa Otaru Box Museum or Museum Box.
Hindi ko alam yung tama, ilalagay ko lang dito sa baba. And yun ang ating last na pumunta dito sa Otaru. Kasi guys, talagang Otaru Canal lang talaga ang aking denyo dito. Madami pa may mga ibang mga tourist attractions dito. But, hindi ko na kasi yun pupuntahan. Alam niyo yun. So, ngayon, pumunta na tayo doon. Sinasabi ko sa inyong museum. Pakadaming niyebe! Huh! Galing oh, ganun pala yung paglulusaw nila ng mga yelo. Akala ko, something na parang may heater dun sa ilalim ng simento. Ayan, welcome to Otaru Museum Bat! Ayan, diba? Cool! Ayan, finally we're here. Wala palang entrance. Worth it naman pala paglalakad natin, hindi na tayo pinagbayad. Wow! Ay, nakakatakot to guys, oh. Tignan nyo. Please don't touch. Plate spinning, 7,150 yen. Ang mahal! Nakakatakot. Hala, ito yung kinakatakot ko sa mga movie. Diyos ko, yung mata pa, oh. Not for sale. Wow! Uy! Ganda! Mga roses na preserved. Is that true? Okay, feeling ko heater to. O, diba heater? Hindi ko inakala na mahihilig din ako sa heater. Kasi kapag ka nasa Pilipinas, kahit anong init ayokong tanggapin dito, tinatanggap na kita ha. Esensya na, hindi kita pinapansin sa Pilipinas dahil na may init na mga binubuga mo ha. Esensya na, dito mahalaga ka sa akin. Ay, bawal pala humakon. Sorry, bawal pala. Yan ang mahalaga sa atin ngayon, toilet. Ihi tayo na ihi dahil sa lamig. Okay. Oh, ganda oh. Pwede kaya ito buksan? Ano laman? Ay. Ah, walang laman. Ay, Diyos ko, mahal. 13,000 yen. Mahal. So happy. Ganda. Ganda na loob ng building. Para kang nasa, alam niyo mga Christmas movies. Ganong level. Yan ah. Yung mga parang Paskong Pasko. Pero hindi naman Christmas to ba? Yun lang yung visualize ko. Yan. Ganda. Ayan, ito talaga dinayo natin dito eh. Grabe, no? Talaga mga music box lahat. Ano kaya mga tunog nito? Ayun, galing. 3,000 yen. Ba? Ano kaya pinakamurang music box dito? Kasi hindi naman ako talaga mahilig personally sa music box na inilalagay sa kwarto, ganun. Gusto ko lang sana mag-uwi. O, ito 2,6. 30 yen. Diba? Ina nga, bilhin na nga natin to para may remembrance tayo na galing tayo dito sa Otaru Hokkaido. Ang ganda din niya pakinggan, no? Par, ito yung pinakamura ko nakita. 2,630 yen. Diba? Naka-copyright ba yung ganito? Ayan, nabili ko na. Here. Dito na tayo guys sa station na kung saan nilakad lang natin from dun sa Otaru Music Box Station. Ay, Music Box Museum rather. So, dito tayo sa Minami Otaru Station. Ayun na siya yun. Medyo konting lakad lang na pataas but it's okay. At least, makakita pa kayo na napakadaming snow. From here na tayo sasakay going back to Sapporo Station. Hindi na tayo babalik dun sa Otaru Station. Yun lang naman yung pupuntahan natin dito kasi yun lang din naman yung gusto kong puntahan yung Music Box Museum and yung Otaru Canal. And yun lang yung pasahin dito ba? 750 yen lang papunta at 750 yen lang din pauwi. Knowing na nasa Japan ka, that's cheap. Okay, so we're here again sa Sapporo Station area at ngayon, pwede na akong bumalik sa hotel actually kasi wala naman akong mga nakalistang ganap ngayon. But, pumunta muna tayo sa GU alit. Ayan, doon yung GU ah. Malapit na sa Big OBS Camera Shop. Tingin ako doon ang mga pwede nating mabili dahil di ba nga, ay mura nga sa GU compared sa Uniqlo. Talagang guys, way cheaper. Ayan, so we're here. GU. Ayan. And guys, if ever kapag mag-shopping kayo dito, sa GU kayo bumili kaysa sa Uniqlo. Sister company lang sila. Pero tignan nyo mo, 790 yen lang to. Yung mga ganyang jacket. Joke, it's a prank. Ito pala yun. So ito, 2,490 at least. Naka-sale. Grabe, tignan nyo. 2,1,990 yen lang. Ang mura. 700 plus lang yung peso. Ayan. Tignan nyo guys. Magbabayad na ako. Actually, para magkakamukhang color at style lang yung hinuha ko. Ayan, tax-free. Mas mura to guys. Parang 770 pesos lang isa. Tax-free. Bayad na tayo. Yeah. Wall? Huh? Wall? Yeah. Ang 700 yen na tayo. Maka-discount tayo na 995 yen. Diba? Ayan, naka-995 yan tayo. So, natapos ko ng bilhin yung mga dapat kong bilhin. At ngayon, magdi-dinner na tayo. Kasi mayroong malapit na ramen na sikat dito sa tabi ng aking hotel. And na-research ko sa Google Maps. Ang daming reviews. Yun nga lang, hindi ganun kalakasan yung star. But, yung reviews kasi, mas madami. Di ba mayroong mga reviews na parang mataas pero kukunti yung nag-review.
Pero dito, medyo middle, pero napakadami namang nag-review. So, let's go. Actually, ito yun, guys. And hindi ko alam kung paano lakaran dito. Nakita ko lang ang tiga niya. Yung white miso namin nila, 920 yen lang. And may mga side dish kung gusto nyo. Tingnan lang natin sa loob. Okay. Malaki pala sa loob. Malaki dito sa loob, guys. Napakalamig. Thank you. Yeah. Wait, paano? Hindi ako tinuruan kung paano order ito ba? Ah, ito nga. Ah, Kura Noodle ang pangalan. Ay, dami. Gaganda guys yung mga ano yung nila. Ayan, o, tingnan nyo. White miso ramen, red miso ramen, combined miso ramen, spicy miso ramen, and ito yung mga toppings. Grabe. May shoyu pa, may siyo, o, chukemen. Ay, ang sarap tignan. Iba't ibang uri pala ng ramen, meron sila, guys. Tapos meron silang fried rice. Ay, may half ramen din sila, o. May gyoza, may zangi. Tapos, ito snack food. Oh, wow. Okay, sige. So, pag-isipan natin. So, feeling ko ang itry na natin dito is yung miso ramen kasi yun yung pinagmamalaki nila. Let's go. Tapos, parang gusto ko niya, no? Yun to, kusen, choice toppings. Yung lahat ng toppings, dapat nagtaga ko 300 yan naman yun. One miso, white miso ramen. This one. And, is this a topping with all assorted? Yeah? Thank you. Iisip ako sana kung mag-french fries pa ako, kaya lang parang ang bigat nun eh. Saka parang gusto ko kasi bukas ako kakain ng madami kasi tomorrow na yung pinaka parang pinaka last day ko dito sa Japan. Then from here sa Sapporo, lilipad na tayo papuntang ay hindi pa pala sa isang araw pa pala pero tomorrow yung first full day, ay yung last full day. And after noon, lilipad na tayo papuntang Narita and then Narita going back to the Philippines. Dami din pinagdaanan nitong vlog natin na to, ano, nakakatuwa. Very successful naman indeed. Grabe guys, ang laki pala. Ang laki pala ng ramen na to. Tignan nyo, gano'n naman! Or inilagay na siguro dito yung toppings. I'm not sure. Tignan natin, sabihin ko sa inyo later. Yan o, ang sarap! Ang sarap palang tignan, pero di ko pa kasi natitikman. Okay, so tikman na natin muna ang sabaw. Wait lang, makahingi. Ang sarap! Though, pinakauna pa rin sa akin is yung Hakata for you sa Akihabara. Pero ang sarap pa rin ito. Init sa lalamunan pababa. Sarap. Buwa tayong tops. Tikman natin ang laman. Para masabi ko sa inyo kung gusta. Ang lambo! Ito, sige ba ito? Ito, ang hangang. Sarap! Pero so far talaga, pinakamasarap yung Hakata for you sa Tokyo, sa Akihabara. Ever kung pumunta kayo, kumain kayo doon. Babalik ang pala. And let's eat the end. Ay, hulong. Mmm. Grabe.